inirekomendang sibakin sa serbisyo ng PNP Internal Affairs Service ang 11 tauhan ng Special Action Force, kabilang na ang 6 na mga opisyal nito. Kaugnay ito sa na-discovering tinatawag pong moonlighting ng 2 tauhan ito sa Alabang, Ayala Alabang Village, kayong nakatalagay ta sa Zamboanga. Detalyo sa report ni Mar Gabriel. Mayo ng taong ito nang mabisto ng liderato ng Philippine National Police ang 2 tauhan ng Special Action Force na sumasideline bilang escort ng isang Chinese national. Inaresto ang 2 matapos ireklamo ng alarm and scandal makaraang magsuntukan sa loob ng isang subdivision sa Muntinlupa. Agad silang sinibak sa pwesto kasama ang 7 pa nilang opisyal habang gumugulong ang imbestigasyon sa kasong administratibo na isinampa sa kanila. Matapos ang 5 buwan, tuluyan ang inirekomenda ng PNP Internal Affairs Service ang pagtanggal sa kanila sa serbisyo. Kami ang ebidensya na nagpapatunay na mayroong pagkukutsaba noong mga opisyal at tauhan doon sa SAF sa Zamboanga para palabasin na itong 2 tao na to ay nandun sa Zamboanga at nagtatrabaho na totoo naman ay dito nahuhuli at dito nag-moonlighting sa Ayala Alabang. Bukod sa 2 pulis, pinatatanggal na rin sa serbisyo ang 9 na iba pa nilang kasamahan, kabilang ang 6 na opisyal na ang pinakamataas ay may ranggong Lieutenant Colonel. Lahat yung 11 kapulisan ang aming rekomendasyon ay dismissal sapagkat may halo itong pagpalsipika, paglilinlang at siyempre yun naman sa amin sa IAS ay rekomendasyon lamang ito. At kami naman ay aming inaasahan na base naman sa ebidensya ay kakatiga naman kami dito sa aming naging resolusyon. Sakaling katiga ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng IAS, tuluyan na silang aalisin sa serbisyo. Ito ng lahat ng benefits nila, including yung kanilang whatever accrued benefits, pension, etc. No? So malaking dagok ito sa mga kapulisan na napatawan ng dismissal from the service. Sapagkat ito ay record na nila to at kasama rito yung kanilang perpetual disqualification from the service. Ibig sabihin, hindi ito makakabalik. Hindi lamang sa serbisyo, sa kapulisan, kundi rin sa serbisyo sa gobyerno. Umaasa naman ang PNP na magsisilbi itong babala sa mga pulis na patuloy na nasasangkot sa illegal na aktibidad, kabilang na ang moonlighting. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.